Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay may panibago na naman tayong loan application na susubukan. At itong loan app nga na to is lagi ko na lang nakikita yung ads na to sa may Messenger, sa may Facebook. Kaya ayun, isang beses ko pa ako makita to ay gagawa ako na ng review to. At ayun, nakita ko nga ulit. Kaya napa-install na ako. So dito na, and ganyan din ako ma-install dahil dito sa may kanilang ads online, pwede ka doon mag-apply ng 1,000 pesos up to 40,000 pesos. At yung 10,000 pesos mo, pwede mo siyang bayaran ng 180 days at kung 20,000 pesos naman, pwede mong bayaran ng hanggang isang taon. Kaya naman napa-install agad ako at itong loan app na to ay walang iba kundi ang Dami Credit. Sana naman hindi pangalan lang ang bago dito dahil karamihan ngayon na napapansin ko sa may mga ads pagkaya mong i-install ay nagpalit lang pala ng pangalan kaya magugulat ka, meron ka na lang din palang ayan, loan sa kanila. Kaya ayun, start na natin. Wag muna kayo mag-i-install dito or magda-download. Patapusin nyo muna yung video na to para malaman nyo din kung buo nyo bang matatanggap yung ilaloan nyo dito, kung totoo bang matagal yung pagbabayad, or kung sayang lang din yung oras nyo sa may pag-a-apply dito kung hindi naman pala maganda at hindi worth it. Kaya ayun, register muna natin yung ating phone number at ayan, verification code and then log in. At dito nga ay meron na agad nakabungad na 4,000 pesos at may daily rate daw na 0.05%. Kaya ayun, apply na agad. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, lagi na lang ganito yung nai-encounter ko kapag mag-apply ako sa mga bagong loan app. So kagaya na to, napunta na ako agad dito sa my exciting part. So alam nyo na ba yun? Exciting part, so ito yung loan details na dahil dito may excite ba tayo kung buo nating matatanggap or malaki yung ikakaltas. At ito na yung sinasabi ko sa inyo. So na-offeran lang naman nila ako ng 2,000 pesos at meron din dito pamimilian na 24,000 pesos at 26,000 pesos. Pero dito sa may 2,000 pesos nga, ang loan duration ay 120 days. Kaso nga lang, meron dito mababawas na handling fee which is 900 pesos. Napakalaki. At meron nga silang daily interest rate na 0.05%. Kaya ang matatanggap na lang dito is 1,100. Dito nga, kinonfirm ko agad. At inantay ko kung ako ba ay maaaprobahan. Kaya ayan, naka-under review na ako. At dito sa may order list, isa lang yung nakalagay. At dito naman sa may order list, makikita yung under review. Ayan, 7 days lang siya talaga. At yung 2,000 pesos, 1,100 na lang ang matatanggap. Kaya dito, nag-iisip agad ako kung ano nga ba yung loan app na na-apply ko nakagaya na to. Ayun, sumakit na din yung ulo ko kakahanap dito sa mga previous na uploads ko. At nag-check nga din ako dito sa may privacy agreement dahil baka meron ako ditong makita na dating pangalan nila dahil for sure naman is nagbago lang to kaya siguro ganun yung na-experience ng iba. Na pagka-install pala nga nung app ay magugulat sila, meron na din sila agad pala na loan doon. At yung iba nga is nag-auto-disburse pa. Dito naman merong deletion of account. Ayan, pwede kang mag-delete. Pero yung nahanap ko nga dito, baka meron akong isang pangalan na dating name nila. At sa kanilang privacy policy, sila ay under ng Dami Credit platform. At wala naman ako ditong makita na iba. So wait lang, mukhang meron akong nakita. So dito, Dami Credit platform. Pero meron din dito kung nakita na sila ay under din ng, ayan, company name ay Puto Novi Financing Corporation. So sila ay naka-registered sa may SEC. Pero hindi ibig sabihin nga no, na legit sila, na walang harassments kayong matatanggap. At meron na akong nakita na ganitong klase ng disclosure statement. Ayan, meron din dito sample computation if, ayan, 3 days late. Medyo nagkakaroon na ako ng idea, kaya i-update ko kayo dyan sa may comment section pagka nakita ko na itong pangalan nung dating loan app na to which is ngayon Dami Credit na siya. So yon, i-update ko kayo dyan sa may comment section pagka nakita ko na kung ano yung dating pangalan na tong Dami Credit. Kaso nga lang pagkatingin ko sa may app store ay wala nang lumalabas dito na Dami Credit. Pero still naka-install pa rin sa akin to kaso nga lang wala nang lumalabas. At ayun, ako ay hindi na-aprobahan. Buti na lang din dahil 1-1 lang yung tatanggap ko sa may 2,000 pesos. So, kaya pagka mag-a-apply kayo ng loan online, check nyo din yung company name tapos i-check nyo doon sa may SEC kung nakaregister ba sila. At kung
kung hindi naman, ay wag na kayong mag-try sa kanila. So, kayo na, experience nyo na ba yon? Meron ding mga nag-PPM sa akin at nagko-comment din dyan sa my YouTube channel ko, sa may mga comment section, na ganun nga daw, meron silang na re-receive na nag-auto-disburse pa. Pagkayari nilang ma-install pa lang at ma-i-register yung kanilang phone number. So, kung na-experience nyo na yon, i-comment nyo na din dyan sa may comment section para maging aware na din yung iba at wag nang masubukan yung mga ganong klase ng loan app dahil ngayon nga, napakaraming nagbago ng pangalan. Kaya ayun, nae-enggan niya yung iba dahil baka bagong bukas. Ayan, akala nila bagong maaasahan pero hindi naman pala. Ayan, mga nagbago lang sila ng pangalan. Kaya ayun, a-update ko kayo dyan sa may comment section. Talagang i-check ko to kung ano yung pangalan na to dati. Dahil nakakapagtaka naman, pagka-register ko pa lang ng number ko ay naka-receive na agad ako ng ganitong offer at nakalagay na agad dun sa may bind na account yung GCash number ko. So ayun, buti na lang ay hindi ako na-approve dito sa may loan app na to na dami credit. Kaya kayo, pagka nakita nyo yung loan app na to ay huwag nyo na lang din itry dahil baka mag-auto-disburse naman sa inyo. At ayun, nag-search din ako online, wala naman akong nakita na nag-post about dito. Kaso nga lang ayun, nakikita pa din yung mga ads nila online, kaya huwag na lang din kayong mag-click ng link at huwag kayong magpapaloko or magpapalin lang sa mga ganyang magagandang ino-offer online. At panoorin nyo na din yung in-upload ko na to na legit ipopost kayo online kapag na-late kayo ng pagbabayad. Ayan, para maging aware na lang din kayo at baka may mga loans pa kayo dito dahil meron dyan ay nagko-comment din sa my friend list mo. Ayan, sa my Facebook. Kaya laging siguraduhin na nakalock din yung profile nyo, yung Facebook profile nyo para hindi na makita yung mga nasa friend list nyo. At syempre, para makiiwas kayo sa mga ganitong klase ng harassments, pagka hindi nyo naman kayang bayaran yung loan nyo doon sa may talagang due date na ipinakita sa inyo, ay huwag nyo na lang ding i-accept. Dahil yung iba nga nakita na nila yung loan duration, 7 days lang, ang laki ng makakaltas pero ipinagpapatuloy pa din nila. Kaya ayun, iwasan nyo na lang na mag-accept ng loan kung hindi nyo naman talaga kayang bayaran doon sa takdang date na yon. Dahil panigurado may stress lang din kayo sa may way ng mga paniningil ng mga halos karamihan sa mga ola na lumalabas online. So that's it for today's video. Ayun, see you on my next vlog!